Ireto mo ako sa bayaw mo, madam. Ha, ha, ha. Alam mo, madam, kung noong kita nakilala, baka nga naireto kita. Kasi noong panahon na hindi pa kami magkakasama sa bahay ng bayaw ko, noong mga panahon na nagbabakasyon lang kami ng 10 days sa Pakistan, ganyan. Alam mo, ang gusto niya rin mapangasawa ay ibang taga-ibang bansa din. Ayaw niya ng kalahi. Kasi nga, yung kadalasan sa lahi-lahi nila, away-away eh. Ganyan, madalas yun lang yan, yung away-away, lalo na kung relatives. Naku, away-away kasi, sumbong-sumbungan, ganyan, diba? Basta, madalas mag-away pagka relative-relative ang nagkaasawahan. Kaya, ayaw niya. Ay, kaingay nila, ano? Andiyan sila, pati bayo ko andito. Shhh! Ngayon, tumahimik na sila, ganyan lang. Dapat, ikaw ang boss sa tahanan, diba? Kaya, ayan, kaya ngayon, yan ang dahilan. Yan ang dahilan kung bakit itong bayaw ko, eh, ayaw na ng ibang lahi, ayaw na ng Pinay. Dati gusto niyang Pinay, di ba? Dahil mabait daw ako, ganyan, palangiti. Nung nagbabakasyon sa Pakistan, eh ngayong magkakasama na, nagkasama-sama na kami sa bahay, di ba? Nakita niya na yung ugali. Kaya ayan, ayaw na niya. Pag inaano ko, tinatawag ko yung ano, ayaw daw ni Amar, kung sino daw ang gusto niya, saka ng biyanan niya, yun na daw ang aasawahin nga niya. Sabi ko, maghanap ka ng bad influence din na kayo. Maghanap ka ng ano, malay mo, meron kang magustuhan dito. Ayaw daw niya, ayaw niya. Eh kasi, na-trauma siguro. Siguro na-trauma sa nakikita kay Adil kasi nga, anak, hinaan niyo yung cellphone niyo, anak, hinaan niyo. Anak, hinaan mo, bilis. Kasi nga, na-trauma siguro dahil pagka ano, si Adil, nakikita niya, naghuhugas ng plato, naglalaba, nagtutupi, nagpapaligo na, lahat ng trabaho ginagawa. Samantalang yung asawa, nakaupo. Eh, ganun ko si Adil, naku. Hanggat kaya noon siya. Ayaw nung napapagod ako. Lalo na pagkaala namang ginagawa. At saka, ganun siya, sabi niya, sinasabi niya talaga sa pamilya niya na tumutulong siya sa asawa, na pagtubig, kunin nyo na, ganun. Huwag nyo na iuto sa asawa, ganun si Adil. Kaya ngayon, yung tatay niya, ganun, hindi na rin pala uto sa nanay niya, ganun. Tapos ito nga, tapos, hindi pwede kasi yung magalit si Adil ng todo sa akin. Dapat ako mas galit talaga. Nakikita niya siguro na hindi pa, ano kasi ko eh, matapang. magagalit na naman sa akin, iba. Dapat, hindi ganun, dapat ganyan ka sa asawa, dapat ganito. Eh kasi, baka naman pagka kasi sobrang bait ko, samantalahin na may kabaitan ko, diba? Kaya dapat, ano ako, yung una pa lang, gigil na ako. Hindi, joke lang, mabait talaga itong si Adil. Saka, siguro talaga dahil nga doon, nagbago talaga isip ng bayaw ko, ayaw niya na ng... Saka magastos ang Pinay talaga sa pagkain, diba? Tuwan-tuwa nga eh, bayaw ko na to pagka kung nari kakain kami sa Inasal o kaya sa Jollibee, sabi niya, bumubulong siya sa kapatid niya. Sabi niya, yung mga Pilipino gumagas sa pagkain ng 100 dirhams, ganyan, 50 dirhams, isang kain lang ano, sabi niya. Eh samantalang tayo, ano, nakakain tayong 5 dirhams lang kasi yung pagkain nila, diba, tinapay at dalang, ganun, no, nakakain na sila. Samantalang mga Pilipino nga daw magastos. Kaya sabi ko naman, eh ang Pilipino naman kako, hindi naman kako araw-araw kumakain sa labas yan, sabi ko. Minsan-minsan lang kako yan, kadalasan niya kumakain lang sa labas pagka araw ng sahod, sabi ko. Tapos ayan, itong bayaw ko nga, eh ayaw niya rin talaga na, madam. Siguro kung noon pa. Eh, dati nga naghahanap ako sa kapitbahay namin eh noon pa. Nagpapahanap si Adil. Eh sabi ko naman eh, ano nga, hintayin pa kasi bata pa nung ito eh, batong bata pa nung ito. Eh, ngayon, nagbago na ang lahat. Nagbago na ng isip tong bayo, kaya hayaan natin siya doon. Doon na lang siya sa kanila para iturin siyang hari. Kasi ganun doon eh. Yung mga hipag ko, nakikita ko na talagang todo asikaso sila sa asawa. Nako, tubig, sige, abot tubig, abot tissue, abot pagkain, hugas na lang ng kamay, aabutan ng tabo. Naku, Ginoo talaga. Sabi ko, sa swerte naman nila. Oh. Tapos hindi pwede yung sasagot yung babae, lalo kaya na matang ganyan ng lalaki.
Eh, nako, pag si Adele, lakihan ako ng mata, dapat mas malaki akin. Oh, ayun lang, madam. Sayang talaga, madam.